it's summer time. So kapag summer, may mga party-party, diba? May mga birthdays, may piyesta, diba? Mayo na, so maraming piyesta. And merong mga kung ano-ano mang event na dinadaluhan. So naimbita ka, so pupunta, diba? Hindi naman pwedeng hindi ka pumunta. At kasunod nun, eh syempre merong konting shots, diba? Painom-inom. May beer, may whiskey, may gin, o ano pang naisip nyo, may ladies drink. So, kung ano-anong mga alcoholic beverages. So, naalala ko tuloy yung patient ko ng tanong, Dok, safe ba uminom ng gamot ng maintenance kahit umiinom ng alak? So, yun yung tanong ng patient ko. And sabi nung isa kong patient naman, Dok, hindi ako umiinom sa ng maintenance ko. Kapag alam ko, iinom ako ng alak sa araw na yon. Siyempre, baka naman masira yung atay ko, Dok, di ba? So, nag-i-skip siya ng gamot para in preparation dun sa pag-inom niya sa gabi ng alak. So, iba't ibang scenario. So, ang sasagutin natin sa video na to is number one, safe ba uminom ng alak kahit may maintenance medication? Ano yung magiging epekto? At ang pangalawa is, kung iinom ka ng alak, ilan ba ang limit na alak para sa atin sa isang linggo? So, we will answer the two questions in this video. Before we proceed, I would like to thank yung ating mga subscribers. So, we are more than 300,000 subscribers na yung ating channel. And I hope yung mga bago sa channel, Dr. J po, sa po akong internist and cardiologist na nagbibigay ng mga health information. Yung mga topic ko po ay kung ano yung mga questions sa akin ng pasyente, yun yung ginagawan ko ng video. So, hopefully, makatulong ang video na to sa inyo. So, please like, share, and subscribe. So, let's go with our topic. Sagutin natin yung first question. Safe ba na uminom ng alak kahit may maintenance medication? So, ang unang titingnan mo dyan is ano-ano ba yung maintenance medication mo? So, kadalasan naman, gamot sa high blood, gamot sa cholesterol, tsaka gamot sa diabetes. So, yan yung tatlo na palaging mini-maintain ng ating mga patient. So, ano ba ang mangyayari kapag may alak na isinama doon? Okay? Usually, kapag ikaw ay may gamot sa high blood at meron kang alcohol, madalas po yan is nagkakaroon ng pagkahilo, pagsusuka, at panghihina. And pwede rin pong mag-drop yung blood pressure. So, yan yung kadalasang epekto niya. And yung drowsiness, no? Yung talagang antok na antok ka, at kung ikaw ay magbabiyahe pa, eh baka ikaw ay maaksidente. So, kaya iniiwasan natin na i-combine yung gamot ng high blood at ang alcohol. At pwede rin siyang mag-trigger. Yung mga umiinom ng beta blockers, yung mga may LOL sa dulo, so pwede itong magkaroon ng pagbagal ng heartbeat kapag isinabay sa alcohol. So, yung pangalawa naman is diabetes. So, ano bang pwede mangyari? So, ang common dyan, metformin at yung iba pang mga gamot. So, ang nangyayari is pwedeng magkaroon ng pagkasira ng tiyan, sobrang sakit o pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagkahilo, at pwede ding mag-drop, magbagsak ang inyong blood sugar kapag mayroong alcohol at gamot sa diabetes. At ang pangatlo ay yung mga statins, yung mga tatin-tatin na gamot sa cholesterol. So, kapag isinabay mo siya, pwede kayong magkaroon ng ma-potentiate yung effect niya. So, pwede yung alak at gamot sa cholesterol, eh pwede sabay umatake sa atay mo, sa liver. So, kapag nangyari yun, is pwede magtumaas yung SGPT mo at pwede rin mag-trigger ito ng tinatawag nating hepatitis. At the same time, yung mga side effects ng gamot. So, pwedeng sumakit yung mga muscles mo, yung kalamnan, kapag pinagsabay mo ang alcohol at yung gamot sa cholesterol. So, yun yung mga pwedeng mangyari. Although,
wala kasing direct na pag-aaral regarding alcohol and maintenance medication. Wala talaga. Hindi naman nila ginawa yun, di ba? Kasi hindi ganun ka-ethical na painumin mo ng gamot and then painumin mo ng alak and then pag-aralan mo. So, wala masyadong magkahiwalay po na mga studies yan. Pero, syempre, ang payo natin, iiwasan pa rin natin. Ngayon, meron kasing pagkakataon na hindi pwedeng iwasan. Hindi kayang iwasan, di ba? So, naimbitahan ka. So, may konting sinerve na alcohol. So, hindi naman pwedeng hindi ka tumikim, no? So, ano ba yung safe level ng alcohol para sa inyo? So, ang rule of thumb na yan is 14 points ng alcohol sa isang linggo. So, ano ba yung 14 points? No? Yung 14 points na yan, alam ko lang, Doc, 3 points. No? So, may tinatawag na 14 points of alcohol sa isang linggo. And then, dapat yung 14 points na yan, hindi siya dapat araw-araw. Pag inaraw-araw mo, hindi maganda sa liver ninyo and pwedeng maka-apekto ito sa pagpamamaga ng atay ninyo. So, 14 points at ikakalat ninyo sa loob ng 7 araw at least merong kang 2 araw na rest day. No? Again, hindi ko pa yun encourage na uminom. No? Ito yung kung hindi nyo maiiwasan at talagang regular kayong umiinom o kaya naimbitahan kayo, pinagbabawal po natin yung binge drinking. Yung binge drinking, yung 14 points ng alcohol na yan, ininom mo lang sa loob ng isang araw. So, may limit po. So, ano ba yung 14 points? Pag beer, 4 na bote lang hanggang 5. Marami ng 5 sa isang linggo. So, i-distribute mo siya sa isang linggo, pero make sure na may 2 araw na alcohol-free ka. Okay? Para makarecover yung liver mo. Okay? And then, paano naman, Doc, yung whiskey? So, yung whiskey, ang ano natin dyan is yung isang shot na pwede siyang 7 shot ng whiskey sa loob ng isang linggo. And then, i-distribute mo siya. Pwedeng 2 shot, and then 2, rest, then 1, 2, so ganon. So, 7 shots ng whiskey sa loob ng isang linggo and then i-distribute po ninyo yun at 2 araw pa rin na rest day. So, marami kasi tayong patients na nagtatanong, Doc, pwede ba sa akin ang red wine? Safe bang red wine? Kasi marami nababasa niyan, no? Na safe ang red wine. Actually, pag red wine is ganon din. No? Pwede kang magkaroon ng mag-take ng red wine pero ililimit pa rin siya. Ang advisable natin, yung 14 points ng red wine ay equivalent siya sa 175 ml na 5 hanggang 6 na beses sa isang linggo. So, yung 175 ml, pwede mong sabihin na 3/4 o kalahati ng isang baso. So, ganun ang ano mo. Then, ahatiin mo yan sa i-add mo yan. So, 5 hanggang 6 na kalahating baso ng red wine. So, yun yung pwede mong i-take sa loob ng isang linggo. So, hindi naman pala pwedeng, hindi naman talaga bawal, Doc. May limit pala. No? And of course, yung pinagbabawal natin, yung binge drinking. Yung iinom lang ng sobrang dami. Wag po yun. And sa female, di-discourage natin yung araw-araw na pag-inom. Mas madali pong masira ang liver kapag female, yung babae, para mo sa mga lalaki. So, mas madali silang makadevelop ng liver failure. So, iiwasan talaga. So, I hope nasagot natin yung 2 questions, no, na tinatanong na ating mga pasyente. Safe bang uminom ng alcohol, ng alak, kahit may maintenance? At gaano ba kadami ang alak na pwedeng inumin sa loob ng isang linggo? So, again, remember, it's better na magpakonsulta pa rin kayo sa doktor ninyo tungkol sa ganitong issue. Pag talagang kayo'y drinker o iinom, may plano kayo na mag-inom ng maraming alak, consult your doctor para mas safe po. So again, this is Dr. J para sa The Javisons Channel.